Magandang umaga sa lahat. Tayo po ngayon ay meron po tayong gagawin at subukan po natin kung kakayanin natin sa punto pong ito. Tayo po ay mag-uuling. Ayan. Okay, so ito pong mga kahoy na ito ay kumbaga hindi na ito sabi nating mapakinabangan, kasi yung iba dito ay mga rambutan na hindi na namumunga. Mayroon kasi rambutan na lalaki, hindi siya namumunga, namumulaklak lang, mahaba yung kanyang tangkay ng bulaklak, ito po ay hindi natutuloy, hindi namumunga. Yan, so may mga ibang kahoy din po dito, medyo may mga baluktot, hindi rin mapakinabangan, hindi mo malagari, kaya pinutol na lang. So ito po yung ating gagawin, So please subscribe our YouTube channel, Kalingap Dong Henry. So shout out po sa lahat ng mga Kalingap, support po lahat ng mga Kalingap team at Kapag-asa. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung unang proseso sa pag-uuling. Yan. So una, tingnan natin. Po natin si Kuya Boyet. O kaway-kaway Kuya Boyet. Ayan po si Kuya Boyet, siya po yung ating expert sa pag-uuling. So Kuya Boyet, ano po yung anong ginagawa mo diyan? Kinakamada. Ito yung pagkakamada, So nagpa-file. Yung pina-file po yung mga kahoy, yung mga maliit. Ganyan pala. So yung mga maliit nasa nasa baba. So dapat walang kung pwede lang kailangan i-file ng maayos yung walang giwang-giwang sisisikip po yung mga maliit. Yung mga giwang-giwang ng ganyan, kagaya niyan, sisisikan yan. So itong lahat ng mga kahoy, Kuya Boyet, mga ilang ilang sako ang mauling dito? Mga 20. 20 sako, mahigit. Yan. So may mga pinuputol pa yan, ipapile pa yan. Ikakamanda pa yan. So mga ilang araw ang pagkakamada dito? Dalawang araw po. Dalawang araw, magkakamada pa lang, dalawang araw. So ito po ay unang proseso. So una po, siyempre pinuputol yung kahoy, tapos pinuputol ng ganito, ihinihiwalay yung halos magkapaparehong laki. Yun po. So atin pong subaybayan ito, dahil baka sakali mag-uuling na rin tayo. Okay, so tulungan po natin si Kuya Boyet na mag-akot ng mga kahoy para i-file. Lapit ko na lang. Mabilis ang pagpapail.
Okay, so ito po, titingnan po natin kung paano pinapile, ano? At sinisikap yan na yung mga giwang-giwang masisisikan ng maliit. Ayan, oh, kaya nyan. Yung mga ganon, oh. Tapos sinisisin para hindi kaya pagod. Hindi malaki ang ano bulto, tapos yung pala ay konti lang. O yun. Ayan, kasang-kasya. So yun po, kalingap, oh, pag-uuling. At sasamahan po natin dito si Kuya Buyet magsisindi. Kasi ito, pag sinisindihan po ito, eh dapat binabantayan. Kaya dito na matutulog. Ayan, dito na kumakain. So yun po yung mangyari dito. Tayo po ay magka-camping-camping dito pag nasindihan na ito. Kasi hindi po dito na pabayaan. Ayan. So, una po, itong mga kahoy na ito ay hindi na po ito, sabi natin, mapakinabangan, ano po, hindi na malagari. Kumbaga, hindi magamit kasi baluktot. Yan, parang tuwid lang tingnan. Kaya dahil naputol-putol na siya. Pero yun po, ay mga baluktot po yan. Okay, so yung iba dyan ay, rambutan na hindi din namumunga. Mumulaklak lang. Kung mabintasan na ang bulaklak, pwede. Daw na namang bumibili ng bulaklak. Tapos yung pala mga kalingap, yung ano, yung malalaki ay inilagay sa taas. Inilagay sa taas. So, yun po, ha? Ganyan po yung pag-pile. Yan, tapos yung mga maliliit yan, pwedeng siksikan din sa ilalim. Yun, oh, ganyan, oh. Hindi ba mauna mauna mauling yung maliliit, ano? Pero hindi naman siya na ano, nawawala, natutunaw. Kailangan po kasing nito ay gawa ng pagkulang ganyan, hindi mauling. Oo, hindi siya maano. Kailangan mayroong mag-trigger sa kanya. So yun po. So abangan nyo po ang susunod namin na gagawin dito. Ay dalawang araw pa po ito yung pagpapile, dalawang araw po yan. Okay, so yun po.